tayong lahat bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunjing. Papurit pa sa salamat ay sa inyo. Pagbabago nawa ito'y kamti ng lahat. Damdamin sa Ama Ilag. Pangungunahan kang ganap, ituturo ka sa matwid. Ang may pandinig ay nakarinig. Sinong nagbago na hindi natuwa? Sinong nagliwanag na hindi naginhawahan? Madilim man ang tahakin mo, kakapakapak. At ang pangunawang yaon ang nagbigay silbi ng buhay mo, sapagkat nagpasaya, nagpaligaya sa'yo, at yaon ang Ama. Gayon ang mga anak niyang nagbagong buhay at natanglawan na. Kaya tigib ng kasiyahan, tigib ng kagalakan, at di mo mababanaag yaong mga pinagdaraanan, sapagkat ang lahat ay may pag-asa at buhay ang pag-asa. Sumain niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Less stress. Totoong-totoo po yan. Ang altaprisyon dapat laging less stress. Laging masaya, payapa, para ka nang lumalagok ng gamot nun. Ngunit kahit anong lagukin mo, kung isip mo, pagod. Pag lumapot yung dugo mo, at umandar na ito, aakyat na doon. Kahit umiinom ka pa ng gamot, tubig, tubig, tubig. Kung ito ay hindi dapat, hindi ko ilalahad. Tubig, para pag umihi kayo, umihi ng umihi, bumababa yung presyon. Yun ang sikreto dun. Pero hindi sikreto sa inyo, sapagkat anak kayo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Totoong-totoo po yan. Pag naramdaman mo, parang nagpapalpitate na. Ibig sabihin eh, parang pati puso mo. So, uminom ka ng tubig. Pilitin mo. Dahan-dahan, baka masamid kang di tama. Kaya, dahan-dahan. Huwag kang yuyuko sa paglagok. Nakaganyan lang. At pagkatapos ay relax. First aid, gagawin mo na. Kesa mataranta. Pag nataranta, nagne-nervyos, lalong tumataas ang level, hindi nagno-normal. Sapagkat pag natataranta, nag-iiba, lalong
wala, hindi ka magka-countdown. Kaya kailangan, relax, parang wala lang. Wala kang iniisip, wala kang takot, wala. Basta na, wala lang. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nag-normalize na. Sapagkat, yun ang kailangan. Relax. Stress. Less. Stress. Buhay ba ang Ama? Kaya't mula sa Roma, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman liban sa saguting kayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang aliman utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganoong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y nagsisimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit na ang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakaswa ng pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. At huwag paglaanan ng laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Naunawaan niyo baga? Kapag ang laman ang binigyan niyong pagkakataon na lahat na ito'y pagnasahan, hindi ninyo makukuhang magbagong buhay. Subalit kapag tinalikdan ninyo ang pagnanasa ng laman, papasok ang liwanag at maghaharing ganap, yaon ay magagawa ninyong marapat sa buhay. Kaya't ang wika nga, talikdan na ang lahat ng hindi nararapat. Yamang kayo'y nagising na sa katotohanan at kinikilala niyo ang Diyos ay tapat kanino man. Sapagkat habang kinikilala niyo siya, may mga pinagdaraanan kayo upang mapatotohanan niya, anak, di bagat nakilala mo na ako? Di bagat tinanggap mo na ako? Kaya mo yan, lumaban ka. Yaon lamang ang ibig ipatupad ng Ama. At yaon lamang ang ibig niyang pagnilayan ng mga anak niyang sa kanya'y kumilala, tumanggap at nanalig na. Sapagkat sa tuwin ay may magagawa siya. Hindi kanya pababayaan, wika nga niya, anak kitang kumilala sa akin, anak kitang lilingapin. Anak kitang binuo sa akin, anak kitang bubuuin kailanpaman at diwawa sa akin. Sapagkat ako ang danang buhay, at ang inyong kaligtasan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya't iba ang guro sa pangangaral ng banal na aral kaysa guro sa eskwelahan na panglupa. Ang guro, o lalo na ikaw, principal, marami ka ng sagutin, marami ka ng gampanin, lahat. Kapag dito mo inilagay, mahihirapan ka. Kapag dito mo nilagay, mahihirapan ka. Ibigay mo sa Ama, di ka mabibigatan. Buhay ba ang Ama? Gayon ang katotohanan. Hilingin sa Ama ang lahat ng paraan at ibibigay ang kaparaanan kung paano mo tutuparin at gagampanan yaong bawat araw mong tungkulin. Yaon ang pawang katotohanan. Halimbawa, inatasan ka sa kabanalan. Siya ang nag-atas sa'yo, siyang magtuturo ng gagawin mo. Siya ang nag-atas sa'yo, siyang magbibigay ng paraan sa'yo. Siya ang nag-atas sa'yo, siya ang may pamamaraan sa buhay mo.
Ano ang gagawin mo? Taga-talima ka lang, taga-sunod ka lang, alipin ka lang. At kung mabuti kang alipin, mamahalin ka ng umaalipin. At kung hindi masama ang umaalipin sa'yo, maliwanag na katotohanan ang lahat ng mabuti sa pagkakaalipin mo ay magmumula sa mabuting umaalipin sa iyo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang patotoo ng Ama. Gayon siya kumupkop, gayon siya umaliw, gayon siya magbigay, gayon siya magparaya, gayon siyang magmahal, gayon siyang bumubuhay sapagkat siya ang tunay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit ano. Ngunit, gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag kamakin ng kumakain ng kahit ano ang kumakain lamang ng gulay. At huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siya tinanggap ng Diyos. Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aarin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kayang gawin ng kanyang Panginoon. Maliwanag ang katotohanan. Sino ka? Ang wika niya. Wala kang karapatang hatulan mo ang utusan ng kahit na sino. Alalaumbaga, ang Ama ang may karapatang humatol kanino man. Kaya't kung ang hinahatulan ng kapwa-tao ay ang kapwa-tao niya na tulad niya, ngunit iba ang gawa sa kanila, sino'ng hinatulan? Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan. Kuminsan kaya nahihirapan ang tao, gusto'y sakupin lahat. Gusto'y gawin lahat. Binigyan ng hangganan ng Amang lahat. Ang bukid, ang daan, ang tulay, ang dagat, ang bundok, ang burol, ang dalampasigan. Binigyan niya ng hangganan ng lahat. Kaya ang tao'y binigyan din niya ng hangganan ng lahat ng kakayahan. Hindi niya ibibigay sa isang tao ang lahat ng talino, sapagkat siya lang ang may-ari niyon. Kaya't kung paano niya pinaparti ang katalinuhan sa lahat ng mga anak niya, ang lahat ng nakikinabang na mula sa kanya ay nagiginhawahan. Buhay bang Ama? Sapagkat ang partisyon ay sa kanya nagmumula kapag ang isip mo ay sa kanya na. Sapagkat tinatalaan ka ng mabubuti pawa at itinuturo naman kung paano mo ito gagawin. Sa makatwid, mga minamahal, gusto nyo bang maging maalwan para sa inyo ang bawat araw nyo? Ilagak nyo sa Ama at huwag sa sarili ninyo, sapagkat kapag ginawa nyong pang sarili at para sa inyo, mabibigatan, mahihirapan kayo. Subalit gumawa kayo alang-alang sa Ama, tumupad kayo bawat isa. Hindi ganang inyo't ganang kalooban nyo, kundi ganang kalooban niya, magiging magaan para sa inyo ang lahat. At siyaon ang pawang katotohanan. Matalino ka ma at pinag-aralan mo sa lupa, ibigay mo pa rin sa Ama. Upang kapag ika'y tumupad sa ginagampanan mo, halimbawa'y hanap buhay, huwag sa talino mo lamang lahat huhugutin niyaon, sapagkat maaring kulangin ka ng lakas. Bagamat matalino ang isip mo, ngunit ang lakas ay kulang sa'yo, anong silbi ng talinong taglay mo? Maaring manghina ka, maaring magkasakit ka, maaring magupo ka, maaring mawala ka. At anong naging silbi ng talinong nasa sa tao? Kaya't ang nais ng Ama, ang talinong pangsanlibutan ay huwag panaigin kaysa talinong pangkaharian niya. Kaya't ang naghahari sa talino ng Ama at nangungunay paghahari niya, walang hirap, walang sakit. Bawat araw, magaan silang nakatatawid. Sapagkat siya ang kakayahan, siya ang kalakasan, siya ang pagtitibay at siya ang liwanag. Kaya't paano ka makatatak sa dilim kung wala ka nakikita? Kailangan mong magtungo sa liwanag upang lahat ng iyong kukuhanin ay nasisilayan.
gayon din ang pag-iisip ng tao. Kapag maliwanag na totoo, lahat ay ipapasok ng Ama, yaong mabubuti na marapat kamtin, may sabuhay at matupad bawat araw. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May kwento po. Ito'y dinadatali. Halimbawa ay, ano ba gayong sinasabi ng Panginoon na talikdan mo ang para sa sanlibutan at harapin mo ang para sa kabanalan? Gawin mo tukdin ang sa akin at iwanan mo ang iyong sarili. Pakikita ko sa iyo kung paano ako tumupad at gumanap. Isang araw may misyon, vigil sa tinunga namin. Hindi ko gustong isama yung dalawang alagad sapagat alam kong ang hanap buhay nila ay sa palengke, gabi o madaling araw silang tumutungo. Ngunit, sabi nila, Apo, sasama po kami. Iwanan po namin ang pagtitinda namin, sabi. Sasama din po, kasi blank, sabi niya. Oh, baka ka ako magalit ang asawa mo. Di po, sabi niya. Talaga? Sige ka kung gusto niyo. Kasi ako, ayokong masisisi ako. Ayokong ako'y sisisihin at sasabihin, yan ba ang, likod ni Apo Kunsin? Parang sinusunod niyo na siya, parang siya na ang Diyos niyo na sinusunod niyo. Ayoko pong marinig yun. Sapagkat, yun naman ay hindi talaga dapat. Napasunurin ko silang lahat na labag naman sa kalooban nila. Sa makatwid, sumama sila. Nangusap ngayon sa pamamaraan at kapangyarihan ng Espiritu. Salamat, Eka, mga anak ko. At di kayo nasubukan. Tandaan ninyo, wala man kayo, Eka, sa dakong kung saan na naghahanap buhay kayo. Mawawala lahat, Eka, yung panindan nyo. Maubos lahat, Eka. At kung ano, Eka, yung kinita nyo dapat ngayon na naroon kayo, higit pa, Eka, doon. Buhay ang Ama. Pinatotohanan lang niya yung salita niya. Kung walang alinlangan mong tinupad yun, kung hindi ka napipilitan lamang at bukal sa kalooban mong gagawin yaon, na walang takot, walang tigatig ka sapagkat nagtitiwala ka, nananalig ka, nananampalataya ka, pakikita ng Diyos na totoo at buhay yaong ginawa mo'y higit ang gagawin niya. Totoo-totoo po. Sapagkat, kung lahat ng sumuko, iniwanan ang sarili, tinalikdan ang buhay, at pagkatapos nagutom, kinulang, naghirap, ang loob, ang isip, anong iniba sa iyo ng Ama? Anong binago niya sa iyo? Ganun ka rin pala sa dating ikaw. Ano ang nabago at anong naiba? Subalit, ang tao kasi ganito, pakinabang muna bago pagsunod. Hindi mo makikita ang kalooban ng Ama sa gayon. Kailangang may patunayan ka muna sa Kanya at mapapatotoo naman siya sa iyo na may papatotohanan din sa iyo. Ngunit, ginawa mo yun hindi dahil inaasahan mo may biyaya ka. Ginawa mo yun dahil alam mo pagpapalain ka. Hindi. Ginagawa mo yun dahil nasisiyahan ka sa Kanya, nagliwanag ang isip mo, nagbagong isip mo, nasiyahan ang kalooban mo at nagalak ang puso mo at sa pagtalima mo na hindi mo inaasahan niya ang mga dapat mong asahan sapagkat nilagak mo na lahat, siya naman ang nakikita mong nagugulat ka na lamang. Kaya totoo yung sinabi niyang magtanim muna kayo ng magtanim sapagkat ang nagtatanim ng marami, maraming aanihin. Kaya lamang ano ang tao? Maraming katwiran, maraming dahilan. Anong sabi ng iba? Makapaglilingkod ba, Eka, ako? Mahirap lang ako. Makapaglilingkod ba, Eka, ako? Paano yung buhay ko? Paano yung kay anak ko? Paano yung asawa ko? Paano yung kay kabuhayan ko? Paano yung hanap buhay ko? Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Mayroon pang nagsabi, siguro, Eka, pag tinakdana ng Diyos na mahulagpusan ko na ikan lahat,
maglilingkod na ako. Eh, sino ba'y maghuhulagpos na yon? Hindi ba yung paglilingkuran mo? Eh, paglilingkuran mo lang pala siya pag nahulagpusan mo na lahat. Kaakibat mo nga yun sa pagdalisay mo kung paano katapat at totoo sa kanya, kaya gawin mong sumunod sa kanya, wala pa yung binibigay niya. At nang makita niyang totoo kang tagasunod niya, totoo kang nagpaalipin sa kabutihan at kabanalan niya, doon niya pinakikitang unti-unti sa'yo sa hindi mo namamalayan, ikaw mismo, nagigitla pa, nakalalaya na pala ako. Diyos ko, totoo palang salita mo may buhay. Ngunit kung di mo tutuparin, paano mo mapapatotohan ang may buhay ang salita niya? Kung hindi ka susunod, paano mo mapapatotohan ang makapangyarihan ng aral niya? Kung hindi mo isasabuhay ang salita niya, paano mo masasabing makapangyarihan at buhay na buhay? Yan ang tao. Ang gusto, himala muna bago magtiwala siya. Ang nais ng Ama, magtiwala ka muna bago ka mapakitaan ng himala. Sapagkat ang naniniwala at nagtitiwala nang hindi siya nakikita, nananampalatayang tapat sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sa bawat sinusuong mo, sa bawat tinatahak mo, sa bawat tinutupad mo, sa bawat gampanin mo, Diyos Ama'y kaakibat mo. Sa hindi mo namamalayan, ang mga kapwa mong tuwang-tuwa sa'yo sa paghihirap mo, sapagkat nakita kang nagdurusa, pabayaan mo lang sila. Sapagkat kung wala kang isinuko at wala kang pinatutuhanan sa Diyos mong matapat ka at matapat siya sa'yo, ano ang sasabihin niya sa bandang huli? Sa kabila ng dinanas mo, anak, hindi mo ako niligtaan, hindi mo ako nilimot, patuloy mo akong pinaglingkuran. Ngayon, pakikita ko sa kanila, ako ang iyong inuna, ako naman ang kasunod sa iyo. Subukan niyo muna, sabi nga ng Kapampangan, sumubok ka pa, muba mo nga balo. Ang mahirap sa tao, magpapakatotoo sa kapwa-tao, hindi naman totoo ang kapwa-tao. Kaya naman, ang Amang nakatunghay at saksi sa lahat, kung sino ang talusira, kilala niyang ganap, at kung sino ang tapat, nasusuri niyang lubos. Sa makatwid, ang nagpapakatapat walang tigatig, hindi na babahala at di nag-aalala sa kung anong sasabihin ng kapwa. Hindi nagagalit, hindi nagdaramdam, sapagkat hindi makuhang magdamdam at magalit, walang maramdaman. Ngunit ang taong isip, pagkatao, damdaming, pagkatao, ang daming gumugulot, pumapasok na kung ano-ano sa isipan. Kaya pati ang kalooban, hirap na hirap din. Sinong may sala? Sinong nabibigatan? Kung sino ang may sala, siyang napapurusahan, at kung sino may daladala, siyang nabibigatan. Gayon lang ang buhay, kaya gawin niyong magtanim ng matutuo at magpapakatotoo ang Ama sa buhay niyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano naman kung pagtawanan ka ng kapwa mong kahirap ng buhay niyan? Ano naman kung pagtawanan ka ng kapwa mong naghirap iyan? Ano naman kung pagtawanan ka ng kapwa mong walang makain yan? Bibigyan ka ba? Kaya ka nga pinagtatawanan, kinukutsa ka lamang. Subalit ang Amang saksi sa lahat ng nagaganap sa buhay mo. Bandang huli, kapag umikot ang buhay mo, hambing sa gulong, siyang nasa taas, ngayoy, nasa baba. Gayon lang ang buhay, mga minamahal. Ang buhay ay hindi kayang hawakan ng sinuman. Subalit ang Ama, mapanghahawakan niya ang sinuman. At mapanghahawakan mo rin ang buhay na kaloob niya sa iyo. Sapagkat siya ang aasahan mo at inaasahan mo kung tunay kang kumikilala sa kanya. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. At subukan ninyong tapat kayong sumuko at nagpakatotoo kayo. Kayo rin ang makasusuri sa sarili niyo. Hindi niyo kayang ipaliwanag kanino mang kapwa niyo ang nararamdaman niyo, ngunit di nila madama. Sapagkat wala sila noon. Yaon ang kaibang pandama mo na hindi mo kayang liripin sapagkat ang Ama mo
ang siyang nakalilirip sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't sa pananaw ng kapwa mo'y hirap na hirap ka, ngunit di nila namamalayan, mas hirap pa sila. Sapagkat sila'y hirap na ang isip, hirap pa ang loob. Ngunit ikaw, sa tanaw ng mata nila'y hirap na hirap ka, ngunit kay gaan mong inuusad ang bawat araw. Sapagkat di nasasakitan ang loob mo, hindi nabibigatan ang isip mo, kaya hindi ka nahihirapan ang katawan. Kaya't bawat araw nakatatalima ka, tatlong oras na tulog mo'y maligay at masaya ka. Natutulog na sila, napupuyat pa rin sa palagay nila kapag nagugulo ang isipan. Ngunit ikaw napatag. Pagmulat ng mata mo'y malinis ang diwa mo, wala ka nang iniisip kundi mabuti't maganda. Kaya naman, relax ang isip at ang dami mo. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan hamon ito. Kung gusto mong subukan tao, subukan mo. Kapag nagpakatotoo ka, makikita mo, tapat akong nangusap sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung tunay na matalino ang tao, nagpapakapagal kang magana buhay. Pinahirapan mong isip mo at kalooban. Pag nagkasakit ka, itatapon mo lang. Saan ang iyong talino? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang nais ng Ama, namnamin mo ang kinamtan mo, magpaligaya, magpasaya sa'yo, huwag magpahirap ng isip mo, magpabigat ng loob mo. Kaya lahat ng kinakamtan mo, marapat mong ikatuwa't ikaligaya, huwag ipaghirap ng loob mo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, at siyaon ang talinong hindi kayang bilhin, hindi kayang nakawin, hindi kayang hiramin, at di kayang agawin sapagkat siyaon ay mula sa Ama. Hindi kayang ipahiram sapagkat siyaon ay di nahihiram. Kusang loob na dumaratal at kusang loob na ibibigay kung ang Ama ang kinamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya may dinadala kang di mo nararamdaman. May sinusuong kang hindi mo nararamdaman. Yung palang dinadaanan mo'y puro tinik na yan. Ngunit ni hindi mo man lang naramdamang tumusok sa iyong balat. Yung palang tinatahak mo'y puro batuhan. Ngunit hindi mo man lang nakitang ikay natisod. Sapagkat hawak ka ng Ama mong tinanggap mo at pinangangalagaan ka niya. Yaon ang Ama at ang totoong anak niya. Nakapagbubuntong hininga kung magkamisan dumaratal ang pagkatao, subalit di niloloob ng Ama na maghapon ay pagkatao siya. Isang igla, pagdakakarakaraka, eto na ang espiritong tapat sa kanya. Kung nasa sa kanya'y aaliwin na, kung nasa sa kanya'y pasisiglahin na, kung nasa sa kanya'y tatanglawan na, kung nasa sa kanya'y bubuhayin na ang pag-asa. Kaya, pagdaka, karakaraka, walis lahat ang maling pag-iisip, ang di tamang pandama, kaya't nabuhay na sa tuwi na ang Ama sa buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, pagtibay ng pananalig ay kamtan. Walang lumapit at sama ay nanambitan nang taglay ang tunay na kababaan na di siyang tuwirang naramdaman at tuwirang nakamtan upang ika'y masyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't may nararamdaman ka sa katawan, pandama lang yan. Ngunit di manaigang pandamang yan sa nag-uumapaw mong kagalakan. Sapagkat ang isip mo'y maaliwalas na walang takot na ika'y mamamatay. Sapagkat alam mo, may takda ang lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung mabubuhay lamang ito sa lahat ng tao, walang taong magbubuntong hininga at maghihinagpis sila. Kundi ang sasabihin sa tuwi na, Diyos ko at Ama ko, kay sarap sa piling ng iyong Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan,
mahal na mahal ko kayo. Ganang pagkatao'y di mababaybay ito. Ganang katauhan walang patuto sa inyo. Ganang di nyo nasilayan magbulay kayo at matatanto nyo tapat akong nangusap sa inyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nekkaramenehana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Wow! Ang hain natin, puro bulaklak. Napakasarap. Wala po kayong kamalayan. Mahirap lang kasi magkwento ng kayabangan eh. Pero ako po, nang hindi pa ako ganito, kaya napatotohanan ko yung sinabi ng Espiritu na noon pa may nakasubaybay na sa akin. Isang gabi na panaginipan ko po na ako po ay napakalawak na sampagitahan. Ako daw ay pigtas lamang ng pigtas ng mga bulaklak ng sampagita. At nung taon na yun ay napakaganda ng dating ng at ngayon pala eh, sa gawain din ito eh, ganyan ang patutuon ng Ama. Kaya po itong sampagitan na ito, salamat sa patuloy na naghahandog, na nag-aalay. Napakaganda po ng simbolo ng sampagita. At alam niyo po ba? Baybayin niyo ang istorya ni Birheng Maria. Binahagi sa akin ang Espiritu noon. May ginamot po sila sa pamamagitan ng bulaklak ng sampagita. Ang bulag ay nagliwanag ang mata. At ito yung unang kauna-unahan na pinanggamot dun sa batang bulag ang mata. Subalit, hindi yun ang unang ginamot sa mata. Yun yung kauna-unahan lang na dumating eh, nauntog pa nga po yun sa ilalim ng bahay namin noon. Kasi, eh, nauna kasi yung kanyang papa na pumasok at nagmano po sa akin. Yung sa sala po namin ay may haliging ganyan na ano. Eh di, iniwan niya yung anak niya eh, hindi ko naman po alam na bulag dahil nasa pagkatao pa ako eh. Di, lumakad-lakad, nauntog doon sa, ay, Diyos ko po ka ako, Ama. Pasubali ko sa iyo, anak, bulag yaan. Parehas po bang mata? Oo, anak, wala na siyang nakikita. Buhay po ang Diyos. Paano gagawin ko po dito sa sampagita? Eh, siya na lang nakaalam kung paano ginawa. At nung isang araw na papunta kami doon sa misyon, yun yung tumawag, yun ang kausap ko na may tinatanong sa akin. Napakabuti po ng Diyos. Yung bata na wala na kaming connection sapagkat nasira nga po yung cellphone ko, dahil hindi niya nanalaman yung aking number. Sa pamamagitan ng Facebook ay isang araw eh, nag-message siya sa akin. Nakita daw niya yung aking FB. Tapos, ayun. Hanggang sa tinawagan niya ako at binigay niya muli yung number niya. Kumusta ka na ako ngayon? Matatapos na po ako ng course ko. Buhay ba ang Diyos? Samantalang ang batang yun ay tumigil ng pag-aaral sapagkat nung lumalaki siya, medyo may nakikita pa. Subalit nang naging ano na, nung grade 5 na wala na, totally blind na siya. Kaya pinatigil. At nung pagkatapos siyang ginamot na yun, salamat sa Ama, ngayon po eh, graduating na nga siya. Kaya dahil ang Diyos ay buhay, ano nga bang hindi niya magagawa? Napakahirap paniwalaan. At yan po ang dahilan kung bakit tayo'y nagtitibay.
bilang isang apokunching. Sapagkat sabi nga po, kung ang ginamot lang sa dakong ito'y sipon, pilay, magtrabaho ka na lang, maghanap buhay ka na lang. Ano ka, mangkepeng? Tagahaplos ng pilay? 20 pesos? Naku, Diyos ka, wag na lang. At eto nga po eh. Pilay, eto, dinatal tuloy. Isang araw eh, bago pa lang po ako noon, may sinusugod na, nakakaramatsog. Eh, gate po namin yan eh. May tindahan din eh. Eh, pumapasok. Eh, ako po yung nakasandal dyan eh. Papahinga ako. Umaga. Gwalis ako dyan. Eh, kasi po, nabangga ng, ganito. Eh, hindi niya alam, nakikipagliig na ako. Eh, ano ba, Eka, ang problema mo? Sabi. Eh, baka Eka napilay. Ganun. Hindi naman Eka pilay yan. Nabugbog lang. Yan sugat ang gamutin. Eh, bumili kayo Eka ng amoxicillin na lang at budburan nyo na hindi mamaga at hindi ma-infeksyon. Hindi pa po tinuturo ang aksibal noon. Ang sagot nung may dala. Ay, doon na lang Eka sa amin, Eka. Marami Eka kaming amoxicillin. Mayabang, sabi ng spirito. Hihingi ka lang sa center. Tapos dumudukot sa bulsa. Ay, ito bayad. Bakit? Anong bayad? Sige, dali mo rin ang pera mo. Sabi. Ganyan tao eh. Pag naalaman ka nilang nang gagamot, tatanong ka kung magkano bayad. Ginagawa kang albularyo. Ang sabi ng ama, anak, binigay ko ng libre. Pamigay mo ng libre. Pamahagi mo ng libre. Subalit pakatandaan mo, ang sino mang totoo tapat sa akin at ako ang nagkaloob, hindi mamamalimos. Huwag ba nga ma? Sapagkat, kung paano kayo ay nagtatanim, mag-aani kayo. At kayo ay mag-aani sa hindi nyo tinanim at makikinabang kayo sa hindi nyo pinagpagalan. Subalit patuloy kayong sa akin ay umalig at magnalig. Umalig, umasa, magtiwala. Ganun ang Diyos. Ngunit paano? Halimbawa, naniniwala kang sampagita yan. Yan, puno na yan, sampagita. Eh, hindi mo kilala yung puno ng sampagita. Sinabi na sa'yo yung sampagita yan. Eh, hindi mo alam nga yung sampagita. Eh, ano ba eh, kaitsura ng bulaklak ng sampagita? Eh, may tuturo ba sa'yo? Wala pa nga bunga. Ganyan ang tao eh. Sinabi mo na sa kanya, kung walang pruweba, hindi pa niya maniniwala at di pa pagtitiwalaan. Ngunit ang gusto ng ama, magtiwala ka muna para makita mo'y pruweba. Buhay ba ang Diyos? O kung halimbawa naman, alam mo na ang sampagita, kilala mo na ang sampagita. Ngunit sinabi mo, hintayin mo mamumulaklak na yan. Eh, di pa namumulaklak. Hanggat di na mumulaklak, sinungaling ka, sabi mo, mamumulaklak yan. Eh, wala ka naman sinabing petsa kung kailan mamumulaklak. Ang sinabi mo, hintayin mo, mamumulaklak yan. Ang Diyos ba sinasabi niyang, anak, bukas bibigyan kita ng pera? Ang Diyos ba sinabing bukas, anak, pagpapalain kita? Wala pang sinabi doon. Basahin yung banal na aklat kung mayroong ganon. Ang sinabi niya, ang sumusunod sa akin, ay di ko pababayaan kailanman. Kaya lang ang tao, pag sinabing nananampalataya, gusto eto na. Pag sinabing sumasamba, gusto ayan na. Ba anak ko, magbata ka muna. Paano mo akong lubos makikilala kung lahat ng hiningi mo'y bagsak ko na pagdaka? Paano mo akong babatahing hanapin at kikilalanin? Ang gusto mo naman anak, ura-urada pagdaka. Aba, kumilala ka muna. Ako na lang baga ang sunod na sunod sa iyo. Sumunod ka naman sa akin. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, ang tao mareklamo sa buhay sapagkat di nila nakikita kung ano ang nakakamta nila kapag kulang ang pamumuhay. Ano kaya't ang tingnan mo kung ano ang biyaya sa iyong may lakas ka, malusog ka, nakakakilos ka, maliwanag ang mata mo, malakas ang pandinig mo, nakakakain ka, may sarap kang panlasa. Ang hinahanap mo yung hinahanap mo, yung gusto mo.
Ang sabi ng Ama, kung sa bagay na kaloob ko sa buhay mo'y wala kang pasalamat at wala ka pang kagagalak. Hindi ako anak ang gusto mo, bagay lang ang gusto mo. Hindi ako ang sinasamba mo, pera lamang ang gusto mo. Kaya mo ako sasambahin dahil sa pera at bagay, hindi ka totoo sa akin. Ngunit kung wala ka niyan, ako'y patuloy mong sinasamba at kinikilala, hindi mo namamalayan, sinisidlan kita. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya nga tatalikuran mo na ayon sa banal na aklat. Haharapin mo na ang kanya, titingnan mo kung paano siyang tinanggap mo at haharapin mo kung paano kanya kinilala. Ngunit ang gusto ng tao ay iba. Sapagkat ang tao ay iba nga kaysa Ama. Kaya naman, nang kinilala mo siya ay gusto niya ay maiba ka. At habang naiiba ka, iniiba ka niya, napapatotohanan mong Ama mo siya at anak ka naman niya. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. Alam kong may managana kayo, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Bawat araw, ako sa inyo, naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manaw. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Ba yung kanta na yon? Manalig, umangkin, at tanggapin. Angkinin po ninyo, natanggap nyo na, upang ang bawat inangkin nyong natanggap na, ipasilay ng Ama. Buhay bang Diyos? Buhay po bang Diyos? O halimbawa, nang isinilang ang mga anak ninyo, alam nyo ba magiging kapalaran ng bawat isa? Dahil hindi nyo alam, makikibaka, di ba? Eh kung alam na nga lang ba, eh di hindi na pakikibakahan yan. Dahil alam mo na eh. Ngunit, ang gusto ng Ama, alamin mo siya, at nang matutunan mo siya, ituturo naman niya ang paraan para sa iyo. Kaya, relax lang. Sapagkat, totoong-totoo, kapag ang tao'y mapag-isip, hindi totoo yung pananampalataya niya.
kulang ang pananalig. Kaya dagdagan niyo po ang pananalig niyo at pananampalataya. Kasi bakit nahirapan? Halimbawa, may gagawin kayo bukas, ano? Ito pa lang, maghapon na ito. Halimbawa, question ano? Yan ang ugali ng tao eh. Halimbawa, isang linggo, magpipiesta. Naku, isang buwan pa lang, talagang nagugol na. Halimbawa, magpapakasal. Aro, buwan talaga. Alam niyo po, pag nasa Panginoon ka, walang mahabang preparasyon. Walang napakahabang preparasyon. Eh kaya lang, kasi ngayon eh talagang mahaba ang preparasyon ng mga nagpapakasal, lalo na't in grande, ano? Eh kaya naman, bago ka dumating sa kasal na yan, bago sila dumating sa kasalan, aro yung utak, sumakit ang ulo sa kakaisip kung paano. At nag-aalala pa, ano kaya magiging resulta ni Rick? Paano kaya, Eka, pag nasa Panginoon kayo? Walang napakahabang plano. Walang napakahabang rehearsal. Yun ang kaibahan ng pantao at pangsanlibutan. Ngunit kailangan yan eh, bilang tao, ano? Kaya kung gusto mo yan, eh huwag mong guguling masyado sa isip mo. Wala lang, relax lang. Para hindi ka mahirapan. Para hindi ka mabigatan. Para hindi ka masaktan. Para hindi ka magupo. Para hindi ka bumagsak. Para hindi ka mamatay. Buhay ba ang Diyos? Mamatay ng hindi oras. Halimbawa, ano, subukan po ninyo. Ang may nervyos, parang napakatindi ng sakit. Kapag may sakit kang nervyos, hindi ka makatulog. Tumataas ang presyon mo. Nakakataas din ang presyon yan. Sumasakit ang batok mo, sumasakit ang ulo mo, naninikip ang dibdib mo para sinasakal ka. Oh, makakalik ka pa ba yan? Hindi ka na mapapatag, kaya nakahiga kang parang nakabangon. Nakapikit kang natutulog, pero hindi tulog, gising. Kaya, saan? Ano ang paraan? Ano ang solusyon dyan? Ang Diyos Ama lamang. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pag-asa at ligaya ay upang inyong matamo. Sa gayon, unahin niyo lamang ang sumukong magpakatotoo at kasabay niyon sa hindi niyo namamalayan, kasunod na ang pagpapalang di kayang suriin, liripin ng sinuman. Sapagkat, ano ba ang pagpapalang tunay? Iyong kapayapaan ng isipan. Yaong kagalakan ng kalooban, yaong kapanatagan, nabubuhay ka ng payapat marangal, at may panlasa ka sa pagkain, mayroon kang pagtulog, nakapagpapahinga ka, nakagagawa ka, na di napapagal ang iyong isip at damdamin. Sapagkat ang Diyos ay kaakibat mo at kapili sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Kaya, pag sinuri ka ng kapwa mo, para naman ekang ang saya ng buhay mo. Ba't eka, gumaganda ka? Sasabihin, sabi naman ang inggitera, ano man ginanda noon? Sasabihin ang inggitera, paano naman siyang naging masaya? Eh wala nga silang pera. Sabi naman ang ama, napaka mapanghatol mo't mapanghusga. Kung ikaw kaya ang alisan ko ng pera, tingnan ko anong gagawin mo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Bakit po? Eh kaya lang naman nasasabi ng tao yung ganun at ganyan ay kaya. Paano kung katulad ng mga pinagtatawanan, alisan ng kakayahan, may magagawa kaya sila? Ngunit ang nasa ama, kapag siya'y kasama, wala siya natatawa, masaya.
Ngunit yung wala sa ama, kapag siyang nawala, mamamatay siya. Buhay ba ang ama? Bakit? Bakit? Hindi siya sanay mawala. Walang pera. Hindi siya sanay na pagtawanan. Kaya yung pinagtatawanan, sanay na. Kaya baliwala na lamang. Eh ano po problemahin ng hindi sanay? Pagtatawanan ako, nabangkarote ako. Pagtatawanan ako, wala akong pera. Pagtatawanan nega ako. Sa kakaisip na sa pagtatawanan, naluka. Lalong pinagtawanan. O, di kaya hindi man naluka. Tumaas ang presyon, na alta presyon, na komatos. Ala, paano pa siya makababawi? Yan ang gusto ng ama. Patag na kalooban, patag na kaisipan, may makakabawi pa, may bukas pa. Buhay bang ama? Pagpalain kayo. Hindi po ako nagbibiro at hindi ako nakikipagbiro. Lalong hindi ako nanloloko at nakikipaglokohan. Sapagkat ang mga sinasabi sa inyo, kung mapagtatanto nyo lamang, literal, huwag basahin gayon lamang. Natural na nagaganap ito sa tao. Subalit, nagaganap man ito, may hadlang para huwag ipatupad ng ama kapag kinilala, tinanggap niyo siya. Buhay bang ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patuloy niyong angkinin, panaligan, ang Diyos sa inyong piling ay di magpapabaya magpakailanman. Sa buong buhay, kayo'y sa Kanya manambitan, mangunyapit, at huwag hihiwalay. Muli sumainyo ang kapayapaan. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Nabendisyon na po kayo, no? Sa susunod na lang ang bendisyon.